nakikita niya naman yung mga ano to, sitwasyon ng music industry ngayon. Anong masasabi niyo sa ngayon? Para sa akin, nakikita niyo sa TV, sa radio. Sa akin, parang ngayon nabubuhay siya ulit. Kasi unlike nung mga nakaraang past few years, parang medyo patay yung OPM eh. Parang ngayon nabubuhay siya sa underground scene. Dami na nakasabay ng mga bands na okay yung mga tutugan nila. Anong kwento nung first song? Apoy. Bali yung apoy kasi una yan, gumawa lang ng riffs yung guitarista namin na nasa bumasa siya ngayon. Dapat ang nalagay lang lyrics is English, so gumawa lang ako ng Tagalog. Parang sumulat ako ng tula. Ako ako Singapore, ganun. Ganun, nabu yung ano, sumok naman sa tono ng guitar riff. Para yun, unexpected din yung nangyari. So, yung second song, sinong gawa ng second song? Ano ang ginawa namin yun para sa mga, yung isang kapon para sa mga babaeng lagi nananakit ng puso ng lalaki. Kasi, tapos, meron storya pang, ang nirelate namin doon, yung love life ni Ronnie. Parang gusto mo siyang balikan, kaso iwanan mo na lang siya. So, yung third, ano yung title ng third? Tadhana. Sakto lang. Sabi mo. Sakto lang. Pwede na yan? Wala, anong kwento nung last song? Tadhana, parang ang ginawa ko nung lyrics yun kasi yung parang destiny yan eh. Kahit na mag ano mangyari sa relasyon nyo, kung kayo, kung lahat ng mga, ano yun? Sirit. Lahat na nangyayari kahit di maganda, basta lagi kayo magkasama, mag-away man kayo. Basta kayo yung nakatadana sa isa't isa.
kapwa.